Okay, salamat sa Panginoon sa araw na ito na kung saan tayo po ay nakarating sa unang araw ng unang linggo ng taong 2024. Sabi nga ni Deacon Bob noong nakarang Sunday, marami ang maaring may hindi umabot ng 2024 kasi nga naparami ng kain. Kaya hindi umabot. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay nakaabot ng 2024 at itong mga past weeks, andyan yung mga mahasarap na pagkain. Pero ang ilan sa atin ay talagang mayroong discipline sa sarili na maging healthy yung kakainin. Kasi nga, ayaw sumobra. Gusto natin maging malusog yung ating katawan. Gusto natin na free tayo sa mga karamdaman sapagkat kung napasobra ng kain, hindi tayo nagkukontrol, sigurado lahat ng karamdaman ay mapapasa atin, taglayin natin. Sabi nga, yung diabetes, siya yung mother of all disease. So, pag nasobrahan tayo ng kain, di atin nakokontrol, mga sweets, mga tamis, magkakaroon tayo ng diabetes. So, kita natin, yung mga taong may diabetes, maraming mga komplikasyon. Kaya tayo, gusto natin healthy lagi. Yung ating kinakain, healthy lagi yung buhay natin. Sabi nga, healthy living. Kaya may mga exercise tayong ginagawa. At marami pang iba tayong mga activities na ginagawa para maging healthy yung pamumuhay natin. And itong nakaraan din na mga holidays ay dito rin na nagkakaroon ng tinatawag na family reunion. So nakita-kita yung mga parang binabalikan sino ba yung mga magkakamag-anak, yung mga roots. So naging masaya ang mga nagkakaroon ng reunion kasi yung kanilang mga mahal sa buhay o mga kamag-anak na hindi nila nakikita, eh, kamag-anak ko pala to. So, ngayon, dahil dyan, nakita natin na yung talagang laging nakikita, laging nag-uusap na mga magkakamag-anak, eh, naiging healthy yung kanilang relasyon. Pero yung minsan lang sa isang taon magkita, sabi nga, ano lang, civil lang. Hindi ganong kalapit yung kanilang relasyon. Kung ating ikukumpara pagdating sa relasyon natin sa iglesia bilang mga members, ay gusto rin natin na maging healthy yung ating relasyon sa iglesia. Gusto rin natin maging healthy ang relasyon sa bawat isa. Ngayon, kung minsan lang tayo magkita sa isang buwan o sa isang taon, syempre hindi maiging healthy yung relasyon natin. Naiging healthy ang relasyon ng mga magkakapatid kung laging nag-uusa, laging may communication, may, sabi nga, open communication. And dito po ay makita po natin ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, Philippians chapter 1, verse 1 to 8, o particular sa 3 to 8, ay signs of healthy church member. So ngayong araw na to, meron tayong i-admit sa membership. And bilang member ay may kaakibat na mga account responsibility and accountability na ating pinag-aaralan. Hindi lang natapos na member ka na, okay na. Kundi mayroong mga tinatawag na responsibility and accountability tayo sa bawat isa na dapat nating gampanan. Ngayon, tingnan natin ano ba yung palatandaan ng isang malusog na membro ng isang iglesia. Kung saan ito'y makita natin sa buhay po ni Pablo, sa kanyang relasyon sa iglesia ng Pilipos, na kung saan makita po natin ang kanyang relasyon dito sa church na ito. Sapagkat itong Pilipos ay sulat ni Pablo sa Pilipos ay very unique yung sulat na ito. Sapagkat ang sa ibang mga sulat ni Pablo ay yung kanyang sulat ay rebuke, kanyang sulat ay pagde-depend sa kanyang pagiging apostle. Kaya ang sulat niya doon, doon pa sa opening statement, ako si Pablo, apostol, tinawag na ba yung apostol ni Kristo sa Ephesians, Galatians, Colossians. Pero dito sa Philippians, makita po natin ang kanyang pagpapakilala ay servant, lingkod ng ating Panginoon. So dito po ay makita po natin na kung saan sa sulat na ito ay bilang servant ay kanyang ipinaalam. Tuwad ng ating layunin ng ating pinag-aaralan nakaraan, kanyang ipinaalam sa mga sa taga-Pilipos yung kanyang layunin, yung kanyang concern, yung kanyang tulad ng isang kaibigan na kanyang ipinaalam, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kagalakan sa iglesia na ito sa
Pilipos. At dito po ay nakita po natin na isirit ito ni Pablo nung siya po ay nakakulong. At bilang nakakulong, eh, dapat isang malungkot na nakulong siya dahil sa gospel, sa pangaral ng ebanghelyo. Pero makita po natin na sa kabila ng kanyang kalagayan ay meron siyang kagalakan na sumulat sa iglesia ng Pilipos. Ito yung kaiba sa mga taong nakakulong. Pag nakakulong ka, syempre ang mangyayari, malungkot ka, parang wala na, katapusan na lang buhay mo, wala ka ng parang wala ka ng social life, lahat end na. Pero sa kabila nito si Pablo ay hindi siya nalungkot, kundi sabi niya ito isang pagkakataon pa para yung gospel ay maihayag sa palasyo. So dito po ay makita po natin ang relasyon, ang picture ng isang healthy church member na kung saan ay pinakita sa buhay ni Pablo at ang kanyang relasyon dito po sa Pilipos. Kaya sabi nga, sinabi nga doon sa 2 Corinthians 8:1-2 na kung saan ay minodel niya pa itong Philippians, ang church ng Philippians, sa sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1-2. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ito'y sulat niya sa mga taga-Korinto, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalahan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kakayamanan ng kanilang kagandahang loob. So minodel pa ni Pablo sa mga taga-Korinto ng iglesia ng Pilipos sa Macedonia na kung saan sa gitna ng kanilang pagsubok at kapighatian at kasalatan sa buhay ay meron silang kagalahan na tumulong na magkaloob. Kaya dito po ay makita po natin sa ating pag-aaral ay pwede natin itanong sa ating sarili, ang church ba natin ay spiritually healthy, o kaya ako ba bilang church member ay tinatawag na spiritual healthy. So dito po ay ating sa pag-aaral natin at ipong kilalanin ang pitong palatandaan ng isang malusog na member ng isang iglesia. At ang tanong sa atin, ano yung palatandaan ito na ating makikita sa relasyon ni Pablo sa iglesia ng Pilipos, kung saan pwede nating may apply sa buhay natin bilang membro ng iglesia ng Molino Grace Bible Church. So ano yung unang palatandaan? Diyan po makita po natin Philippians 1-3. So basahin natin ang Philippians verse 3 hanggang 8. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging na nalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong paikibahagi sa paglaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay na sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagpamahal ni Kristo Jesus. So kung ating bulay-bulayin yung sulat na ito, ay dama natin yung damdamin ni Pablo, yung kanyang pagmamahal sa iglesia ng Pilipos. At dito po ay ang una pong patandaan ng isang malusog na church member, verse 3, kung ating mabasahin, ang sabi sa verse 3, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo aking naaalala. Sabi ni Pablo, naaalala niya ang iglesia ng Pilipos. Ang una pong tanda ng isang malusog na church members ay, ang sabi niyan, iniisip natin ang bawat isa. Think of one another. Okay. Lagi natin iniisip ang bawat isa. Sa kanyang sulat, sabi ni Pablo, siya ay nakakulong. Pero sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala. Inaalala palagi ni Pablo ang iglesia ng Pilipos, kung saan sa kanyang kalagayan siya ay nakakulong.
isang malungkot na pangyayari ito. Pero, ang nasa isip niya ay ang iglesia ng Pilipos. Dito sa Pilipos naranasan niya, may mga tao na may mga tao nagtakwil sa kanya. At dito, nakaranas siya ng problema. Sa Pilipos, sa verse 17, kung saan ngunit itinala ng una si Kristo dahil sa pagkakamping-kamping sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. So, may mga tao na inimaw si Pablo. May potensyal yung inimaw si Pablo at kumampi doon sa mga tao na ang sabi doon ay naniwala. At kumampi doon sa mga hangarin ay dagdagan ng hirap ni Pablo. Pero sa kabila nito, kanyang inaalala ang iglesia ng Pilipos. Ayo, kapag nasa gitna ng kapighatian, anong inaalala natin? Hindi natin inaalala yung mga kapatid, kundi ang inaalala natin yung ating mga sarili. Inaalala natin kung ano yung mga bagay na papitol sa atin dahil nahihirapan tayo. Kumbaga, yung isip natin, puso natin ay nakukulusyong ng ating mga problema, nakukulusyong ng mga circumstansya sa buhay natin. Pero ito yung kaiba kay Pablo. Iniisip niya ang kalagayan ng iglesia. Sa gitna ng kanyang pagkakulo, kung nasa isip niya, sa puso niya, kanyang inaalala ang iglesia. So, ito din sa atin. Sa gitna ng ating kalagayan ay inaalala ba natin yung mga kapatid? Ating mga inaalala ang kalagayan ng bawat isa o ang ating inaalala ay yung sarili lang natin. Ating tingnan ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ang sabi po ng Hebrews 12 verse 2, papasa natin si Hesus na siyang nagtatag at nagpasakda ng ating pananampalataya na dahil sa kadalaan inilagay sa kanyang harapan ay tinis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya lumupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang sabi niya ng Panginoon, ang sabi ko, tinis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Bakit? Kaya sabi niya, na dahil sa kadalaan inilagay sa kanyang harapan. Ayun, ano itong kadalaan inilagay sa harapan ng ating Panginoon na hindi niya inalipara ng hirap, hindi niya inalipara ang kahihiyan dahil doon sa joy, sa kalalakan na inalagay sa kanyang harapan. Anong nasa isip ng ating Panginoon na Jesus? Bakit tinis niya ang hirap, ang kahihiyan dahil doon sa joy na inilagay sa kanyang harapan? Ipinapakita nito yung joy na ito na siya ay magdusa alang-alang sa kanyang mga tao. Yung joy na yun ay ma-fulfill niya yung kanyang pagtubos na gagawin. So, ibig sabihin, ang nasa isip niya ay yung mga taong kanyang tutubusin. Yung mga taong maliligtas. Ito ang nasa isip ng ating Panginoon. Yung joy, yung kadalaman na hinilagay sa kanyang harapan. Ito yung mga taong kanyang inubos. Kaya, binigay niya ang kanyang buhay, inalay niya ang kanyang katawan. Hindi niya nilipala ang kahihiyan ng hirap na kanyang madanasin dahil sa mga taong kanyang tutubusin. Kung ito ang inaalala ng ating Panginoon, kahit ang iglesia, paano natin alalahanin ang bawat isa? Paano natin alalahanin ang bawat isa? So, sa tulad na example ay binakita ng ating Panginoong Hesus, paano paraan natin alalahanin yung ating mga kapatid? Hindi naman lahat ng oras ay ganun. Ganun tayo. So, paano paraan? Hebrews 10:24. Ang sabi sa Hebrews 10:24, ating isalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ang sabi ng Hebrews 10:24, ating isalang-alang kung paano gigisingin ang bawat isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. And let us consider how we may spoil one another unto our love and good deeds.
ang sabi niya sa Tagalog, ating isang alang-alang. Sa English, we must consider. Pero sa original, sa original po ng pagkasulat, hindi lang siya consider o isang alang, kundi ating alalahanin. Hebrews 10:34. Kaya din sa original language. Sa 10:24, ang sabi dyan, and we should think one another. Yung po sa original, we should think one another. Ating isipin ang bawat isa. Paano? Na sila, ang sabi dyan, kung paano gigisingin ang sa isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ang parang tinigisingin ng ating mga kapatid. Paano si kaya parang sila i-encourage para sa pag-ibig at sa mga mabubuting gawa. Hindi natin iniisip ng ating kapatid dahil lagot siya sa akin. Hindi natin iniisip ng ating kapatid dahil mamumupang ako sa kanya. Hindi natin iniisip ng ating kapatid dahil meron akong kailangan sa kanya. Kundi ang iniisip natin ay paano din sila gigisingin sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Kaya nga sabi ko sa verse 25 ng Hebrews, na huwag natin papayangan ang ating mga pag-ibigon. So kung meron tayong mga kapatid na wala, hindi natin nakikita, sa pamamagitan ng ating mga pag-ibigon ay doon natin ginigising yung ating mga kapatid, ating kapatid, may nangyari sa kanya. So kung nakikita natin sa mga pagtitipon, ay natutuwa tayo. Pero kung wala sa mga pagtitipon, syempre nag-aalala tayo, nangisip natin, ano kaya ang nangyari sa ating kapatid? Namumuhay kaya siya sa pag-ibig? Namumuhay kaya siya sa mabuting gawa kay Kristo? So ito yung mga bagay na dapat natin isipin. Kung saan nagpapakita ng isang malusog na church member. Di ba kapag isang kapatid ay nagtatagumpay, ang isang kapatid ay may karamdaman, anong ginagawa natin? Di ba, dinadalaw natin, ipinapanalangin natin. Kapag may kapatid na nawalan ng mahal sa buhay, anong ginagawa natin? Dinadalaw natin. Sapagkat kung iniisip natin yung ating kapatid, ito ay tumutungo at ay gumawa ng tinatawag na pagpapakita ng pagdamay sa ating kapatid. Kasi kung nasa isip natin yung ating kapatid, ay ang ating kapatid ay nawala naman sa buhay. Sa anong gagawin natin? Dahil sa isip natin siya, siyempre, pupuntahan natin. Nadamayan natin. Kung kayo yung ating kapatid ay may karamdaman ngayon. Kapag atin siya iniisip, anong gagawin natin? Bukod siya papadalangin, pupuntahan natin, dadalawin natin. So, yung ating iniisip, doon pa lang sa ating iniisip, tayo pa'y gumagawa ng hakbang, yung tinatawag ng mabuting gawa, upang ating i-encourage, ating i-comfort yung ating mga kapatid. Pero, kung hindi healthy yung ating relasyon sa mga kapatid, anong iniisip natin sa ating kapatid? Kung hindi healthy yung ating relasyon sa kapwa kapatid, anong iniisip natin para sa kanya? Ayaw ko bakit ang kapatid kayo kasi masamang ugali niya. Pangit yung kanyang ugali. Ito ba yung ating iniisip sa mga kapatid? Ayaw ko makita yung kapatid kayo kasi nayayabangan ako sa kanya. Pag nakita ko yung mukha niya, parang ayaw ko na sa kanya. Pero sa Epon of James, chapter 3, verse 14, ngunit, kung kayo'y mayroong mamapait na panunibugo at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsumaling labang sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumaba mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Sabag kung saan mayroong paibubugo at paibing makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at gawang masama. So, ang isip natin sa ating kapwa ay hindi maganda,
ang sabi dyan ay yan, ito ay anuman, ito ay mahalupa, maalaman, may sabimoni. So kung pangit yung ating isip sa ating kapatid, meron tayong paninduko, meron tayong galit, o kaya meron tayong pwedeng makasabili, ang sabi dyan, ay yun ito sa Panginoon. Ito'y gawa ng kasamaan din. Sapagkat, maaaring may mga members na kung saan pangit yung kanilang karanasan sa iglesia. Dahil, kumbaga, pangit yung kanilang naging na relasyon sa iglesia, kaya nagkakaroon ng split ng iglesia, nagkakaroon ng division, o kaya hindi maganda yung kanyang marinig sa mga miyembro, o kaya sa mga preachers. Kaya, hindi natin masisisi ang mga taong ito. Kasi dahil sa kanilang karanasan, kaya, ay, ayaw ko dyan pumunta, bumalik sa church na yan. Kasi pangit yung naging makasal ko dyan. Ayaw ka lang bumalik dyan. Pero tayo, bilang mga miyembro ng iglesia, hindi dapat ganito ang maging isip natin na parang ayaw natin tumapa sa pintuan ng iglesia natin. Dahil dahilan sa naging karanasan natin ng pangit. Kung ating nilignan, ang iglesia ng Pilipos, hindi rin sila perfecto. Ang iglesia ng Pilipos ay meron din mga kamalian. Meron din silang mga sabi nga, pagre-reklamo. Philippians 2:13 and 14. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa pagawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbubulong-bulong at pagtatalo. Ibig sabihin, meron din complaint. Ang iglesia dito, maring complaint sa kapwa kapatid, complain kay Pablo, complain sa mga preacher na kanilang narinig. Pero ang sabi dyan, gawin ang lahat ng bagay na walang pagulong-gulong. Pilipinas na ito, di ba? Ngayon ang false teachers din dito sa Pilipos. Sabi ko sa Pilipinas na ito, mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa mga sapang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi pupukulong. Pagpupulit. So, iglesia ng Pilipos ay nahaluan din ng mga false teachers, ng mga Hudyo, kung saan may silang balikan ang batas ni Moises. Hindi lang. Philippians 4:2, dalawang babae na meron hindi pagkakasundo. Philippians 4:2 na rin sa kapuking ang Yudias at Sintiki, na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Mayroon bigwan itong dalawang babae ito. Kaya sabi ni Pablo, magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi rin perfecto ang iglesia ng Pilipos. Mayroon din sila mga weakness, mayroon din sila mga kahinaan. Pero ang puso ni Pablo, ang sabi, magkaisa kayo ng pag-iisip. At isa sa kanyang layunin ng sulat niya, ng Pilipos, ay unity, magkaroon kayo ng pagkakaisa. So, ang sabi yung binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12, verse 2, nasa isip ng Panginoon. Nung siya ay nasa paghihirap sa krus ng Kalbaryo, nasa isip niya ang mga tao kanyang iligtas. At yung mga tao ito, ay hindi rin perfecto. Meron din sila mga failures, meron din sila mga weakness. Pero yung goal, yung kagalakan, iligay sa kanyang harapan, ito yung kanyang iniisip. So ano yung iniisip natin sa ating mga kapatid? Hindi ba tayong galit sa ating kapwa? Dahil hindi natin nagustuhan yung kanyang damit, hindi natin nagustuhan yung kanyang kilos para sa atin. Sana hindi. Huwag tayo magkaroon ng anumang bitterness. Huwag tayo magkaroon ng anumang galit sa ating kapwa. Kung meron ng gano'n, anong ating gagawin? Diba? Bilang member ng isang iglesia. Kung tayo mo ng Colossians 3:13, pagtisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sinuman ay nangaliklamo laban sa kanuman, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawag kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ipang pastor, kapatid ko, tingnan sa puyo eh. Dahil ko pinagsasabihan. Ay, ako, alam, kumbaga, tingnan sa puyo. Hindi ko na kaya.
Yung sabi diyan, pag-iisa ninyo ang isa't isa. Kung may reklamo, tapos isa kayo naman, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. So, yung kapatid natin ay paulit-ulit na nagkakahala sa kanya, sabi at patawarin natin kung paano tayong pinatawad ng ating Panginoon. Tayo ba hindi nagkakasala paulit-ulit? Nagkakasala tayo paulit-ulit sa ating Panginoon. Pero sabi niya, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Ganun din. Sa mga anak natin na maibigay, paulit, ilasang ulo, paulit-ulit na lang. Masabi niya, awarin. Kasi nga, tayo rin, pati kasi ng ulo natin, ulit tayong nagkakasala sa Panginoon, yet tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Luke chapter 6 verse 28. Pagpalain mo ang mga sumusumpa sa inyo at ipatalain mo ang mga umaapi sa inyo. Lagi akong binubuli ng kapatid kong ito, lagi akong pinagkita ko niya, ako na laging nakikita. Di ba? Yung sabi niya, ako laging inaapin. Sabi niya, ipatalangin natin. Hindi sa tayo magkaroon ng galing upang po sa ating mga kapatid na lagi na lang akong nakikita, lagi na lang ako ang may kasalanan, patalangin natin. Sabi niya, pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipatalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Habang tayo maglingkod sa ating mga kapatid. So, paano natin pinapakita sa ating mga kapatid na nasa isip natin sila, at silang iniisip. Eto, kung sila may kasalanan, patawarin natin sila. Romans 12:20-21. Kaya po ang inyong kamay, kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y pauhaw, pakainin mo. Sapagkat sa pagawa mo na ganito ay mga bagay ng apoy ang inunutom mo sa kanyang ilog. Huwag kang madaig sa masama, kundi daigin mo ang nang mabuti ang masama. Sabi diyan, pagpakita mo rin tayo ng mabuti sa ating kapwa. At tayo po ay pinagsasalitaan na ng maraming na mga salita, pinapakita ng hindi magandang mapapakita, lalo sa ating mga kamag-anak o saan, dati, kasama nila tayo, nung di pa tayo Kristiyano, kapag mali itong holiday season, sa kasama ka nila, matumatagay. Ngayon, ayaw ka nang makita. Hanggang mare, ayaw ka nang makasama, ayaw ka nang makita. Pag mo kasi parang sabi ka pa silang masusunog. Pero sa kanilang ito, huwag tayo magawa ng sama ng loob. Kundi, nang sabi niya, pakitaan pa rin natin. Sabi nga, makakaaway. Diba? Kapag sila gutom, pakainin. Kapag tanuhan, painumin. Dahil sa pagawa ng ganito, ay mga bagay na po ang inumutod mo sa kanilang ito. Kapag huwag natin balikan kung si guide sa atin, huwag natin balikan ng gamit yun, kundi pakita pa rin natin. Hindi ang mabuti. Sabi ko, virtual view, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kung masama ang pinapakita sa iyo, ang sabi yan, daigin mo ng mabuti yung masama. So dito ang pinapakita natin. Ating pinapatawad, ating ipinapanalangin, at tayo ay naglingkod sa kanila. Sabagat alam natin, ang Diyos ang dalawa sa kanilang buhay upang sila ay magkagusto. Ito yung unang sign patandaan ng isang healthy church, healthy members. Ang nilang, iniisip ang bawat isa. Pangalawa, verse 4. Pilipinas po ito na laging nalalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Ikalawa, matanda. Pagpatala isang malusog ng member ng iglesia. Ang sabi dyan, verse 4, ipinapanalangin ang bawat isa. Palagi. Hindi lang iniisip kundi ipinapanalangin. Ang sabi dyan, verse 4, na laging nalalangin may kagalakan. Ito yung relasyon ni Pablo sa Iglesia ng Philippians. Lagi niyang pinapanalangin na may kagalakan ang Iglesia ng Philippos. Kaya, makita natin yung healthy relationship ni Paul sa Iglesia
nang mitos palagi ng pinapangalangin na may kagalahan. At kung ating titingnan, ano yung kanyang panalangin, verse 9 hanggang 10. Yan sa Philippians 9 and 10. Wala natin itinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalabang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Yung kanyang hangarin, yung kanyang panalangin ay para din sa kapakanang istriwal ng Iglesia ng Pilipos upang inyong makilala ang bagay na magaling at ay maging mapapak at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Ito yung kanyang panalangin. Yung kanyang panalangin sa Roma, sa Iglesia ng Roma, Romans chapter 1, verse 9 to 10. Sa panasaksi ka ng Diyos na aking pinagbibigyan sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binawagit ko kayo sa aking panalangin. At lang ko hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay makapunta sa inyo. Sa Iglesia ng Roma ay meron siyang panalangin. Kaya hindi pinapanalangin ang Iglesia ng Roma. Kami na lagi ang binabagit sa kanyang panalangin ang Iglesia nito. At kanilin din na siya ay makarating dito sa kalooban ng Diyos. At ang matindi ito sa Romans, na Iglesia ng Roma na kanyang hindi na panalangin, hindi pa siya nakakarating dito sa Iglesia ng Roma. Hindi pa siya nakakarating dito, pero kasama siya sa kanilang kasama ang Iglesia ng Roma sa kanyang panalangin. Dahil sabi sa verse 13, nais kong maraming ninyo mga kapatid na madalas kong binabalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nakadaman upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo. Ngayon din naman sa iba pang mga hintun. So, hindi pa siya nakapunta ng Roma. Pero sa kanyang puso, sa kanyang isip, kanyang isinasama sa panalangin, ang Iglesia nito. Kung saan, maraming mga bagay bagamat hindi pa siya nakakapunta dito, pero yung hangarin niya na makarating ay nais niya rin na makabahagi, ma-share niya rin ang biyay ng Diyos sa Iglesia ng Roma. At hindi lang niya ma-share ang biyay ng Diyos sa Iglesia ng Roma, kundi siya rin ay makatanggap ng biyay ng Diyos na dala na mga member dito sa Iglesia ng Roma. Ephesians, ano yung kanyang panalangin sa Iglesia ng Efeso? Upang ang Diyos, Ephesians 1:17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Yesus, ang Ama ng kaluwalhatian ay magdaloob sa inyo ng Espiritu ng kaluwalhatian at ng pahayag sa isang ganap ng pagkakilala sa Kanya. So ito kanyang panalangin hangarin sa Iglesia. Na sila ay pagkaluwal ng Espiritu ng kaluwalhatian at ng pahaya sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Ito natin yung tunay kanto sa Iglesia ng Epeso, na kung saan talagang chapter 1 to 3 ay kanyang inihayag yung kadakilaan, yung gawa ng Diyos, gawa ng Kristo. Chapter 1 hanggang chapter 3. Sa buhay, sa buhay ng isang nanampalataya, at chapter 4 hanggang 6, ito yung mga practical application. Pero sa kanyang magalangin ay nais niya na sila ay pagkaroon ng Espiritu ng Kaluluwan at ganap na pagkakilala sa ating Panginoon Jesus. Verse 16, Ephesians 3:16, upang sa inyo ipagkaloob na ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Yung kanyang panalangin na sila ay palakasin. Yung kanilang inuman, yung kanilang pagkataong loob. Verse 17, upang si Kristo ay manilahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo nabugat at tumitibay sa pag-ibig, aking itinuturing na magawin kayo ng kapangyarihan ng makaro kasama ng lahat ng mga banal ang buwang, haba, taas at lalim at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo magulong ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang kanyang puso.
sa iglesia ng Efeso. Ang sabi niya, kanilang magkaroon kayo ng kapangyarihan ng matao. Sabi niya, malangan. Kasama ng lahat ng mga ang luwang, haba, taas, at lalim. At upang makilala ang pag-ibig na higit sa kaalaman, upang kayo duro ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang iglesia ng Filipos, Efeso ay talagang atanain na sila ay puno na ng kaalaman pagdating sa Diyos, pero hanggang paglipago lang nilang makilala pa si Kristo. Kaya nga, sa ating hangod motivation sa atin na huwag tayong mag-skip ng ating mga pag-aaral. Sapagkat, hindi pa natin mabagay yung ating kaalaman pagdating sa ating Panginoong Yesus ay mapaliit pa. Kaya ka rin natin, lalo pa natin makilala ang ating Panginoong Yesus. Siya ay nagtuturo sa atin sa mga Bible study, sa Sunday school, sa pangaral sa worship, sa prayer meeting. Dito tayo ay pinapalago ng ating Panginoon. Colossians 1:9, ano yung kanyang paralangin hanggang 10? Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumingin ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punungin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong kalunan at pagkaunawang espiritual upang kayo dumakad ng rapat sa Panginoon na lubos na kalugod sa kanya na umuha sa buong mabuti at dumadalong sa pagkakilala sa Diyos. So yung ating kaalaman pagdating sa Diyos ay nakikita yan sa ating paglakad sa buhay natin. Yung ating pananampalataya ay lumalago sa bilang ng ating pag-aaral, yung bond natin, tagdagan natin ng lahat ng kabutihan ng ating pinag-aaral sa pag-aaral ko ni Pasuduy. Mayroon tayong responsibilidad na dagdagan yung at sa pananampalataya ay dagdagan ng mabuting gawa, dagdagan ng mga bagay ng ating pinag-aaral. Dagdagan ng pagtitiis. Dagdagan ng pag-ibig. E ito yung layo ni Pablo sa kanyang sulat sa Philippians, sa Ephesians, sa Colossians. Hindi natin nakita sa palayari ni Pablo yung nagrahangay na tumay ng Panginoon yung kanilang wants. Ito pa rin ang Panginoon yung kanilang needs. O kaya, pag-aaralin sila sa kanilang karamdaman. Kundi ang kanyang layunin dito, sa kanyang sula, sa kanyang pananalo, na laging bumago sa pag-ibig. Na sila ay purumin ng kaalaman tungkol sa Diyos. At lalo pa nilang makilala ang ating Panginoon. Kaya natin ating panalangin, yung ating mga kapatid sa kanilang karamdaman. Pero yung primary na ating ipapanalangin ay dumagun yung ating kapatid sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yung ating kapatid, nagalit na naman. Kapatid na, Lord, Panginoon. Saan yung dumago sa pagkakilala yung aking kapatid na ito na maliit na bagay ay galit agad. Malit na bagay ay haawin na lahat ng tao sa mundo. Sana makilala niyo. Lalo man na kayong makilala sa mundo. So ito yung paralangin natin sa ating mga kapatid. Yung hangarin. Yung aking kapatid, wala ngayon sa Panginoon ay sa kanyang kalagayan ngayon na siya ay may pagsubok ay lalo kanyang makilala. Sa kanyang kalagayan ngayon na mayroon siyang parangbaman, ito ay tumulo na lalo pang makilala si Kristo o makita si Kristo sa kanyang buhay, maging asin, maging ilaw sa kita ng kanyang karamdaman. Hindi na ako lagyan yung mga temporal things na hindi natin para pangalamin, pero yung primary kasi natin ay yung kapakanan spiritual ang ating mga kapatid.
Ngayon natin ang halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang panalangin nung dito, dito pa siya sa lupa. John 17:17, nung bago siya mamatay, yung bago niya natupanin yung kanyang patubos ng gagawin. Nasa iyo ng John 17:17, pabaloy mo sila sa katotohanan. Ang salita ko ay katotohanan. Kanyang panalangin sa kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon sa 7:17, sila ay pabaloyin mo sa katotohanan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Sa verse 20, ano pa naman ko? Sabi niya, ngayon nga hindi naman sila ang inagarang mundo, kundi sila naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan na lang kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo Ama, na sa akin ako'y sa iyo. Sana sila ay manatili sa akin upang ang salibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo at ang kalilati ang ibigin mo sa akin ay ibigin ko rin sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na maging isa. Alalain, hindi lang. Yung kanyang mga alagad, yung mga disciple na sa kanyang harapan, hindi yung mga tao sumampalataya sa kanya na sila ay magkaisa. Ano sinasabi ng Panginoon, hindi lang itong mga disciples ko ngayon sa aking harapan, kundi yung iba pang mga labas dito na sumasampalataya sa akin, sana sila ay magkaisa. Then, Jesus, ano ba, ay iisa. Yung kanyang panalangin para sa kanila na magkaisa. Sabi din, verse 15, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa salimutan, kundi hinuwatan mo sila mula sa masama. So ito yung panalangin ng ating Panginoon. Kanyang ipinamalangin yung mga taong sumasampalataya sa kanya. Ay sila ba yung ating mga kapatid? Sila rin ay sumampalataya sa ating Panginoon. Na kailangan natin sila ipanalangin, mga kapatid. Dito po si Pastor ang nangalangin para sa mga kapatid, kundi tayong lahat ay nananalangin sa bawat isa. Sabi po ng Hebrews 7:25, dahil dito siya ay may kakayahan iligtas ng ubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siya nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. So, doon pa lang, bago pa po kayo ng Panginoon yung kanyang pamatay sa krus ng Kalbaryo, kayo ipinamalalang na yung kanyang mga alagad, yung mga sumasampalataya sa kanya, at nung siya ay naruna sa langit, sabi sa verse 25, siya ay nabuhay upang mamagitan para sa kanya. Siya ay namamagitan pa rin para sa atin. So, mga kapatid, sana ay ganun din. Ito ang sign ng isang matanda ng isang lingkod na church members na ipinapanalangin ang bawat isa. Hindi lang ang pastor ang nananalangin, kundi lahat tayo ay nananalangin sa bawat isa. Kung kaya ng pastor na ipanalangin ang mga membro, ay sa dami ng mga membro, paano na ginagawa o kaya nananalangin sa bawat membro? Siyempre, hindi naman sabay-sabay lahat ipapanalangin, kundi may mga naka-schedule na panalangin. Monday to Saturday ay may mga naka-schedule na family o kaya naka-schedule na mga ipapanalangin upang lahat ay itinudulog sa ating Panginoon. Pag Monday, may mga family. Pag Monday, ay itong family ng mga nagulat. Pag ibang araw na next naman, yung magdiwa, susunod yung ganito na family. Pag Saturday, yung mga tenders, yung mga bisita at mga tenders. So, ganun din. Gagawin natin. Hindi natin kaya ipanalangin lahat. Pero, sanayin natin na magdala tayo ng schedule. Na hindi lang. Sanayin natin na ipinapanalangin ko din, pati yung mga kapatid sa Panginoon ay ating ipinapanalangin. Sapagkat hindi lang tayo iglesia, maging may, kumbaga, ang iglesia hindi lang tayo.
kundi ang iglesia, kaya may tinatawag universal church. Hindi lang tayo magsabi ng iglesia ay tayo lang, hindi po. May iglesia ang universal church. Kaya, ating ipinatanalangin. Hindi lang ang iglesia natin, kundi sa ating prayer meeting, ating ipinatanalangin ang ibang mga iglesia o kapatid na iglesia. Ating sila, ipinatanalangin. Kaya, every Wednesday sa ating prayer meeting, ay kamahagi natin ang iba pa natin ng iglesia. Na sila ay ating idiyodilog sa ating Panginoon. Na sila din ay makakilala sa ating Panginoon. Dumalo sila sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kung ang prayer ay power, kapangyarihan ng church. E sana, mga kapatid, kung natin palimadakin ng ating tulong pananalig. Ang mga pagkakataon na tayo ay nakakaliban, pero kaya commitment. Ang ating tulong pananalig ay commitment. May mga pagkakataon na dito makamig na sila yung nature ng trabaho natin. Pero hindi sa ating mga kapatid na yung nature ng trabaho ay ang oras hanggang alas 5 lang. O kaya sa nature ng trabaho, hawak mo ang oras mo, may natin lahat ng paraan. Sapagkat sign ito ng healthy church member na ating ipinapanalangin ang bawat isa, ating ipinapanalangin ang iba pa mga iglesia. So, hanggang dito lang tayo mga kapatid. Ito, dalawa pa lang yung matalakay natin. Sana nga po, ay sa dalawang verses na ito, ay makita natin, magkaroon tayo ng puso. Na kung saan, ating iniisip ng ating mga kapatid. Na sila ay i-encourage sa paggawa ng mabuti at mamuhay sa pag-ibig at ating ipinapalain ng ating mga kapatid. Sapagkat, kaya, Roman is a kind. Hindi tayo mabuhay na nag-iisa lang. Kundi, whether we like it or not, meron tayong mga kapatid na kailangan ng panalangin. Maaaring sila na sa matinding pagsubok ng mga gawa natin na sila ay dalhin sa Panginoon sa gitna ng kanilang kanilang pagsubok ito. Ay tumulong ito sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sila ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, hanggang dito tayo mga kapatid at ating David pray natin like Sunday ang susunod ng mga tanda na pagkakilala isang mabunusog ng church member. Ay kayo magalaan. Maraming salamat po sa mga ito sa inyong mga sila lalo po na pinag-aaral ang tulay po na ang marahang-mahamang ito ay kailangan namin upang ang relasyon namin sa bawat isa ay maging malusog. Ang relasyon namin sa buong iglesia ay maging malusog upang paano kayo nagbigay ng halimbawa si Pablo sa kanyang relasyon sa iglesia ay kanyang isip ang talaga ng iglesia, kanyang ipinaparami ng iglesia, ito yung Panginoon sa kami, sa bawat isa kawa ay mangyari ito upang sa ganun Panginoon ipatuloy po na kami ay lumago sa pagkakilala sa inyo, kami ay lumago sa aming buhay para ng palataya. Kaya dalangin namin sa sulpong oras na kami po pagsamba, kailawang patuloy, matalaw sa amin ng kagalakan ng zin na pakinggan nili ang itong mga mensahe upang sa ganun, lalo pa namin kayo makina. Salamat po ito kung aming panalangin sa amin po Jesus. Amen.